Kakabuso, marami Pilipino po ang Pilipinang mag-boost para magbiyahe patungo sa kanilang probinsya. Pero base po sa isang pag-aaral sa Pilipinas, ang boost daw po ang pinaka-hindi ligtas na paraan ng pagbiyahe. Kung hindi naman maiiwasan ang pagsakay rito, paano nga ba titiyakin ang inyong kaligtasan? Yan po ang balita hati ni Michael Fahati. Ayon nga sa mga pag-aaral mula sa UP Institute of Civil Engineering, base sa datos mula sa Metro Manila Accident Reporting and Analysis System, ang bus ang pinaka-hindi ligtas na paraan ng public transportation sa Metro Manila. Noong 2010 daw, may mahigit 7,600 aksidente ang kinasangkutan ng mga bus sa Metro Manila. Ngayong may mahigit 7,000 bus lamang ang nakarehistro ng taong iyon. Kung susumahin, isang aksidente kada bus yan. Pero dahil di naman maiwasan ang maraming kababayan nating hindi mag-bus, unang tanong pagsakay ng bus, saan ba ang pinakaligtas na upuan? Paano ka nga ba pipili, no? Sabi ng ilang eksperto, ang pinakaligtas dyan? Sa likod ng driver, di hamak na masuluwag. Ang layo. Ang instinct daw kasi ng anumang driver ay iiwas ang sarili sa pagkakabangga. Ang mga upuang nasa bandang gitna pero malayo sa mga bintana, mas ligtas din daw ayon sa mga pag-aaral. At sa likod, super luwag. Kung ayaw naman maarawan, konting science lang ang kailangan kapag umaga. Kung ang biyahe mo ay panorte, umupo sa kaliwang bahagi ng bus. Kapag papuntang south naman, ay umupo sa kanang bahagi ng bus. Sigurado, di ka mabibilad sa araw. At kung ayaw naman maging biktima ng mga mapagsamantala, saan ba dapat ilalagay ang bag na may mahalagang laman? Sa ibabaw na lalagyan? O sa kandungan? Ang pinakamainam na pwesto ayon sa mga security expert, ilagay sa pagitan ng hita. Ibuhol sa isang ha? At isecure. Sa ganon, kahit makatulog ka, secured ang iyong bag. Batay sa datos, ang pangunahing dahilan ng aksidente ay ang kapabayaan ng mga irresponsible driver. Serte mo na lang kung ang makakatapat mo ay tulad ni Manong. Ang dapat na driver, sir, ay maingat magmaneho, magalang, at ang mahalaga, pinapahalagaan yung buhay ng kanyang mga pasahero. Pero pag hindi, eh wag manahimik. Pwedeng ireklamo sa LTFRB hotline ang mga kaskaserong driver. Tandaan din ang PNP hotline para maisumbong ang mga masasamang loob. Tara, anda na sa biyahe. Michael Fahatin, GMA News.